Narito na ang mga balita sa oras na ito. Ilang mga Chinese vessels na nanatili pa rin sa Hualien Philippine Reefs. Chinese Embassy dapat daw mag-explain ayon kay Lorenzana. Philippine Navy inilantad ang kanilang plano sa pagkakaroon ng pinaghalong puwersa para maabot ang isang credible defense ng sadatahang lakas ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Nilinaw ngayong araw ng militar na ang illegal structure na namataan ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea noong Marso 30 ay hindi mga bagong constructions. Sa limang mga structures na namataan, dalawa nito ay sa China at ang tatlo ay sa bansang Vietnam. Ayon kay Navy Captain Jonathan Zata, ang sadatahang lakas ng Pilipinas ay nanatili sa pagbibigay ng mga kailangang mga data sa Department of National Defense tungkol sa sitwasyon. Inulat rin kamakailan lang ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Cirilito Subihana na ang Maritime Patrol ay nakakita rin ng ilang mga illegal man-made structures sa ilang isla sa West Philippine Sea. Nababahala raw ang militar sa patuloy na presensya ng mga Chinese vessels sa Hualien Philippine Reef na bahagi ng pagkakaisa banks. Ang pagkakaisa banks ay nasa ilalim ng jurisdiction ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan, habang ang Hualien Philippine Reef ay isang malaking boomerang ship na mababaw na coral reef na matatagpuan sa hilagang silangan ng pagkakaisa banks at Union Reefs, 175 nautical miles, kanluran ng Batarasa, Palawan. Ang AFP ay nakikiisa kay DND Secretary Delphine Lorenzana sa pagkundina sa mga incursions at ipagpatuloy ang pagmonitor sa exclusive economic zone ng bansa sa pamamagitan ng regular air at maritime sovereignty patrols, maliban pa sa 24/7 land-based monitoring stations. Ang National Task Force for the West Philippine Sea ay nagpahayag kamakailan lang ng pagkabahala tungkol sa ulat ng Philippine Coast Guard na nasa 220 Chinese fishing vessels na pinaniwalaan na minaman ng mga Chinese maritime militia personnel ang namataan na naka-line formation sa Hualien Philippine Reef noong Marso 7. Sinabi naman ng Chinese Embassy sa Manila na ang mga barko ay sumisilong lamang sa lugar dahil masama ang panahon. Naglabas naman ng pahayag si DND Secretary Delphine Lorenzana ngayong araw, April 3, na si Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Silian, ay marami ang dapat niyang i-explain. Dahil ayon sa pinakabagong aerial surveillance, meron pang mga 44 Chinese vessels ang nanatili sa Hualien Philippine Reefs. Samantala, sa ibang balita, inihayag ni Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo ang kanilang plano tungkol sa pagkaroon ng pinaghalong puwersa upang maabot ng sadatahang lakas ng Pilipinas ang isang credible defense. Sa ilalim ng plano, ang Philippine Navy ay magkakaroon ng pinaghalong puwersa ng 6 na anti-air frigates, 12 anti-submarine corvettes, 3 submarines, mga offshore patrol vessels, mga landing docks, mga shell dug, mga impact at mga amphibious assault vehicles. Ang konseptong ito ay pinasa na raw nila sa higher headquarters noong nakarang taon. Ayon kay Bacordo, ang pagkakaroon ng diesel-electric submarines sa kanilang inventory ay makatutulong sa sanatahang lakas ng Pilipinas na maabot ang isang credible defense posture. Ayon pa kay Bacordo, ang mga submarine ay magpapalakas sa ating maritime defense capability at epektibong maisagawa ang anti-access area denial, maritime surveillance, maritime interdiction at ISR. Ang mga submarine ay napaka-epektibong ISR platform at the best killing machine sa inventory ng Navy. Sinabi ni Bacordo na ang planong mga submarine ng Pilipinas ay armado ng malaking bilang ng mga weapons. Sila ay kayang makapag-infiltrate sa mga kalaban at mag-hunt ng aircraft carriers at mga landing docks at magbibigay ng decisive superiority sa isang single little hit lamang. Kamakailan lang, nangako ang bansang Pransya na tutulungan nila ang Philippine Navy na mag-develop ng kanilang sariling submarine arm.